So subukan po nating sagutin lahat yung mga nakuha namin ng mga tanong over the weekend. Napakadami po naming tanong at hindi po lang namin kayang sagutin isa-isa, no? So siguro po, i-review po natin yung ating updated na mechanics po para sa webinar na ito, Radio 101. Okay? So umpisahan po natin siya. Ang unang step po ay kailangan nyo pong magpa-register. Okay? So magpa-register po kayo. Kung hindi pa po kayo nakakapagpa-register, make sure you register. Isang beses lang po magpapa-register for the whole 8 sessions na po yun. Hindi nyo na po kailangan magpa-register pa ulit. So kung nakapagpa-register na po kayo before, automatic na po yun. Registered na po kayo sa lahat ng sessions natin. Okay? So no more need to have yourself registered every session. Automatic na po yun. Naka-register na po kayo sa lahat ng sessions. Okay? Paano magpapa-register? Ito po ang ating working link. Yung link po before, yun po ay para dun sa una. Tapos nasara po yun, nag-extend po tayo. So ito na po yung ating link. https://bit.ly/inspirado and then capital G guro capital R radio 101. So naka-flash naman po sa screen, no? Nandun din po yung link na yan sa aming mga FB pages. So kung gusto niyo pong makapagpa-register, diyan po kayo magli-link. Hanggang kailan pwede magpa-register? Open po ang registration until July 31. So pinahabaan pa po namin, no? Supposed to be hanggang ngayon na lang. So pinahabaan po namin kasi ang dami po talagang nagre-request at sayang naman po. So we are extending it until July 31. Pero kayo na po ang bahalang manood ng replay because you need to watch the replay or yung mga rebroadcast po niya, no? Yung mga nandoon na po sa YouTube, nandyan din po yan sa Facebook, no? So please watch it, no? Be responsible na lang po na habulin yung sessions. Okay? Ano pa pong importante? Kapag kayo po ay nagpa-register, makaka-receive po kayo ng email na katulad nito. Yung iba po, hindi nakaka-receive. Maybe it's clogged, no? Dun sa ating system. Pero, kung naka-receive man kayo o hindi kayo naka-receive, basta po successfully sent, makukuha po namin yon. Hindi po pwedeng multiple submissions. So, kung nagamit nyo na po yung computer nyo to submit, hindi na po kayo makakasubmit ulit. Okay? Kasi isang beses lang po naman kailangan magpa-register. So, pagkatapos nyo pong mag-register, ano po ang mangyayari? So, marireceive nyo po ang email na ito, yung iba hindi nakaka-receive. Pero basta nakita nyo successfully sent, okay na po yan. Okay? Tapos po, makaka-receive po kayo sa amin ng email. So, dalawang email po. Isa yung confirmation. Kung hindi nakakuha ng confirmation, basta successfully sent, okay na po yun. Yung pangalawa po is yung email para sa exam. It is an invitation with the exam link. Okay? So, ganito po ang itsura ng email na yon, no? So, subukan nating buksan siya. Makikita nyo nakalagay, you'll find the exam here. So, kailangan nyo lang pong i-click yung here na yan. Nandyan na po yung username nyo at nandyan na po yung password ninyo. Okay? So, importante pong makuha ninyo ang email na ito. Dahil po sa dami ninyo, hindi po ito maipadala ng mabilisan. Okay? So, wag po kayong mag-alala na wala pa kayong nakukuha. Malamang po ay naiipit lang po yan sa server natin. Okay? Dalawang beses lang po matitake ang exam. Hindi na po siya unlimited unlike yung na-mention natin last time because of the sheer number. Napakadami nyo po kasi at madami po ang kailangan na mag-take. So, kumbaga nakapila po kayo, kawawa naman po yung iba kung nag-unli yung iba, no? So, 2 times na lang po siya pwede i-take. Dahil dalawang beses lang po siya i-take, no? Kapag clinic nyo po yung here, dito po kayo mapupunta. Makakakuha po kayo ng link at nandun na po yung quiz mismo. We suggest na please read the email, yung pinaka-link po, no? Yung start page ng exam, pakibasa po. No? Bakit importante? Kasi dalawang takes lang po kayo. Meron po kaming suggestion sa inyo. Una, no? Yun po ang start test. So, wag nyo pong pipindutin yung start test agad-agad. Okay? Yung parang super excited, oh my gosh, andyan na yung exam ko, tapos pipindutin natin yung start test. Kasi meron pong implication yan. Okay?
Ito po yung suggestion namin sa inyo, okay? Palakihin po natin yung email. Una, huwag niyo pong pindutin yung start kung hindi pa po kayo ready mag-take ng exam. Kasi po, may timer yan at pwede pong mag-expire. Pwedeng na-expire na, tapos that is already counted as an attempt. So, wala ka ng isang attempt. Kasi meron pong mga nag-email sa amin na pindot niya yung start tapos nagluto pa siya. Pagbalik daw niya, expired na yung exam. O hindi, pag po ready na tayong mag-take at saka lang po natin pindutin. Alam ko nakaka-excite masilip yung exam, pero huwag niyo pong pindutin kasi once na pindindot niyo, that's already one try. Okay? So huwag pong pipindutin. Huwag niyo na rin pong buksan yung email kung meron po kayong mga bata sa bahay. No? Kasi may mga nag-send din sa amin na napindot ng anak or something. No? So, ingatan na lang po natin. Pangalawa, huwag din po natin bubuksan siya. Huwag niyo pong pindutin yung start kung mahina ang internet connection niyo. Kasi kung mahina po yung internet connection niyo, baka po kayo madrop or nandun kayo sa jeep. Tapos, syempre, fluctuating yung internet connection. So, huwag nyo po siyang pipindutin. Ang gagawin po, siguraduhin muna na maganda yung connection bago po natin i-press yung start. Kasi, pag na-drop po kayo, that is counted as an abandoned attempt. Ibig sabihin, inumpisa nyo, tapos hindi nyo tinapos. So, failed attempt na rin po yun. Another important reminder is, you need... No, so you know, do not do it if you have weak connection. The another reminder is you need 80% to pass, no? Kailangan po 80% para pasado kayo. Ang keywords po ay napaka-importante. They carry a lot of points. Mataas po ang points ng keywords because yan po ang attendance natin. Nakakalungkot lang po kasi madami po talagang nag-fail because hindi po nila alam yung keyword. And we all know, kung hindi mo alam yung keyword, it all only tells us na you did not watch, diba? So, talaga pong gusto namin talaga sana na ipakiusap na manood po tayo, no? Do not miss the keywords. At huwag din po tayong magmadali kasi hanggang August 20 pa naman po yan. Ibig sabihin, hindi nyo naman po siya kailangan i-exam agad. Pwede nyo po siyang i-exam until August 20, okay? Pag na-click na po natin yan, lalabas po tayo, magkaka-exam na po tayo, no? But right after the exam, makikita nyo po kung nakapasa kayo. Nakalagay po dyan, no? You have successfully completed. Congratulations. At meron po kayong download certificate na button. Pag hindi po ito lumabas, ibig sabihin po, bagsak po yun. No? Hindi po siya naka 80%. So, pwede nyo na pong i-click yung download certificate button. At pag yan po ay na-click nyo, pwede na rin po kayo mag-finish. No? Pag klinik nyo po yan, mada-download na po yung certificate ninyo. So, ganito po yung itsura ng certificate ninyo. Kompletuhin po natin from certificate 1 to certificate 8 para po makuha natin, no, yung in-apply namin na CPD units. Sa mga tatanong po kung ilan ang CPD units, hindi pa po siya lumalabas, no? Pinaprocess pa po siya. So, i-explain po namin, i-announce po namin agad as soon as lumabas po siya. Okay? What else? Ito po yung results natin. Nakakalungkot po yung results natin, no? As of June 28, 40% po ang hindi successful. Sinabi ko na po na madami po dito ay mali ang password or mali ang keyword at madami din po ang parang dropped, no? Or na-expire po ang kanilang mga connections. Kaya po sila hindi pumasa. Bibigyan po natin ng second chance. Okay? We will give you a second chance kasi nag-uumpisa pa naman tayo. Hindi pa natin masyadong alam yung system so baka kaya tayo nagka-problema, no? So, bibigyan po namin kayo ng chance na i-take ulit siya at the end of the series. Sa dulo po, kasama na po ng final assessment. So, ang makukuha nyo na po next time is already for quiz 2. So, wag pong i-miss yung quiz 2, no? Kasi ang bibigyan lang po namin ng chance is your quiz 1. Okay, so yung mga nagka-problem po sa quiz 1, at the end of the session, so by August po, yung dulo natin,
bibigyan po namin kayo ng chance na i-retake yan, no? Kasama ng final assessment para po makumpleto natin yung certificate natin. Again, no? Binibigyan po namin kayo ng advice to watch. Please watch the sessions. Panoorin po. Saan po mapapanood? Pwede nyo pong panoorin sa Facebook page po ng Care 104.3 The Way FM. Pwede nyo pong tignan sa YouTube channel ng Care 104.3 The Way FM. At sa YouTube channel din po ng Inspiradong Guro. Okay? Tapos po, wag na po kayong mag-login sa cpdonlineseminars.com. Kasi yung Radio 101 po ay may access na lang, diretso na. No? It's a direct access, it's a direct link na po na nasa email. So when you go to cpdonlineseminars.com, wala po kayong registration doon. Kaya po madami ang nagsisabi, bakit? Nalalog out ako or nalalock ako or wala naman doon yung Radio 101. Okay? So, wala na po tayo doon. Okay? So, sana po i-follow nyo yung pages, no? Para sa mga important announcement. Kasi, lahat po ng announcements namin, pinopost po namin. So, para po kayo ay nanonotify, no? Kindly follow the pages, no? Inspiradong Guro FB page, Care 104.3 The Way FM FB page, and CPD Online Seminars FB page, no? I-follow nyo po yan para nakukuha nyo po yung updates kasi marami pong nababago. For those naman po na hindi naman kukuha ng wala pong interest, no, doon sa in-apply namin na CPD, i-compile nyo lang po yung keywords. So, mag-compile po kayo ng 8 keywords at the end of the session, hihingin po namin sa inyo yan kasama yung feedback and then madadownload nyo po yung certificate nyo after completing the final assessment. Okay? What else? Pakiusap po, do not post keywords. Okay? Huwag pong ipopost ang keywords sa comment section. No? Pakiusap po namin yan sa inyo. And also, we'd like to thank CPD Online Seminars by Testmart Co. for giving us the opportunity dun sa pag-e-exam. No? Kasi sa kanila po galing yung pag-e-exam natin.